3 days later. So, meron tayo guys na customer. Nandito pala si Ranjot, pumasyal dito sa digital creator yan guys. Hoy, hoy ka dyan oh. Ayan si Ranjo daw, oh, naligaw dito oh. Ayan, kumakain siya ng Paris. Ayan, nandito lang po kami sa may ano, pagitan lang po kami ng Sabana Subdivision and yan Subdivision papunta pong Vista Mall. Pagaling ka po ng ano ng Mistral, yan papunta Vista Mall. Madadaanan niyo tong ano, yung cart namin na Parisan. Sa mga gustong mag-Paris, pumasyal po kayo dito. Makikipman nyo po yung mainit na sabaw ng baka. Ayan. So ayan, maraming dumadaan dito ng mga gusto, mga riders. Mga riders and tandem. Marami dito ng makain. Ayan. So, kanina nga guys, bumagsak yung ulan. Ayan, akala ko hindi na tigila. Hindi na tigila. Ay, kung paano, nabintahan naman tayo. Ayan si Ranjit kumakain. And for today's video nga pala guys, ganito pala po magawa ng Paris. Siyempre, kailangan nyo munang palambutin ang baka. Mga lamang loob ng baka sa pressurized cooker in just 40 minutes. At habang pinapalambot ko ang baka, ay nire-ready ko na ang mga ingredients na gagamitin sa pagluto ng Paris. Lahat ng ingredients, nandito na po. Para naman maging masarap at suabi ang lasa, hindi magpapahuli si beef cubes. Ayan. Dumukot na ako sa aming tindahan. At syempre, babalatan ko na to. At ilalagay ko na sa mga na-prepare na mga ingredients. Ayan. At ito na nga guys, ibubuhos ko na ang beef cube sa kasirol ang pinagsama-sama ang mga ingredients. At ito na pala guys ang motorcycle cart na ginagamit ko sa aking Paris. At ito na nga guys ang mga ingredients na pinagsama-sama ko sa kaserola at ibubuhos ko na po siya sa malaking kaldero na may tubig. At syempre, kailangan ko siyang haluin ng haluin ng haluin ng haluin ng haluin ng haluin ng haluin din lakasan ko ang apoy. At ito na pala guys, ang lamang loob ng baka, nandiyan yung puso, laman at taba. Ayan, paghiwaywalayin at gagayatin na po siya. At ito na pala guys, ang gagayatin kong mga lamang loob ng baka. After ko guys magayat ay kailangan ko nang i-check ang kanin sa loob ng rice cooker. At dahil nga luto na siya guys, ay kailangan ko na siyang ilagay doon sa kariton. At ito na nga guys, binuhat ko na ang rice cooker at ipinatong ko na doon sa motorcycle food cart. Dahil atat na atat na talaga akong pumunta doon sa aking pwesto. At ito na pala guys ang pinakasabaw ng Paris. Lahat ng ingredients kumulo na, pati yung laman at ibang laman ay nasa rep at yung iba ay nandito sa loob ng kaldero. At ayan nga guys, ready ready na ang pagtitinda ko. At dahil dyan, kukunin ko na ang aking money bag kung saan dito ko nilalagay ang benta. At dahil ready na ang aking bag, hawak ko na rin ang susi dahil ako ay pupunta na doon sa aking pwesto doon sa may Savannah. Nandito na nga ako sa pwesto ko. Habang maaga pa ay naisipan ko nang mag-vlog. So meron tayo guys na customer. Nandito pala si Ranjot, pumasyal dito sa aming Parisan. Ayan si Ranjot, yung sikat na digital creator yan guys. Hoy, hoy ka dyan o, oh. Ayan si Ranjot daw, oh, naligaw dito o oh. Ayan, kumakain siya ng Paris. Ayan, nandito lang po kami sa may, ano, pagitan lang po kami ng Sabana Subdivision and beyond
subdivision papunta pong Vista Mall. Pagaling ka po ng ano ng Mistral, yeah, papunta din. Madadaanan niyo tong ano yung cart namin na Parisan. Sa mga gustong mag-Paris, pumasyal po kayo dito. Matitikman niyo po yung mainit na sabaw ng baka. So ayan, maraming dumadaan ditong mga customer. Mga riders. May riders and tandem. Marami ditong kumakain. Ayan. So, kanina nga guys, bumagsak yung ulan. Ayan, akala ko hindi natitila. Buti na lang tumila. Ayan. Kahit pa paano, nabintahan naman tayo. Ayan si Ranjun kumakain.